Maganda ka, matalino. Ang daming magkakagusto sa'yo. Oo nga, Frenchie, pero kay Eric nga ako na-inlove eh. Chriselle, masamang tao si Eric. Nagbago na siya. Oo, eh ganyan din yung sinabi sa akin ni Rosette noon, di ba? O anong nangyari? Niloko rin naman niya tayong lahat. Did I hear my name? Chriselle, tawagin mo yung mga bodyguard. No need to worry. Wala na akong atraso sa batas. Hindi totoo yan. Oh, hindi pa pala sa'yo sinasabi ni Homer. Inurong niya na yung kaso laban sa akin. Hindi totoo yan. Walang dahilan si Homer para gawin yan. Actually, meron. Buntis ako at si Homer ang ama. Buntis ako. At siya ang ama. Hindi totoo yan. Imposible lahat ng sinasabi mo. Nympha, nothing in this world is impossible. Kung ikaw nga gumanda, bakit bang hirap-hirap mong paniwalaan na pwede akong mabuntis? Hindi-hindi ka papatulan ni Homer. Unless, inakala niyang ako ikaw. Naalala mo ba nung ako yung pumunta sa araw ng kasal mo? After our beautiful wedding, may nangyari sa amin ng asawa mo. Or, should I say, asawa ko. Hindi totoo yan. Imposible, imposible ang sinasabi mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Chriselle! Chriselle, nasa na ba yung mga guard? Anak. Mami Rosette? Ano po ginagawa niyo dito? Hello, my dear children. Aren't you glad that your real mommy is back? Alam ko po ba nakakulong si mommy? Huwag kayong matakot, mga anak. In fact, I have great news sa inyo. Magkakaroon na kayo ng kapatid. Your mommy is pregnant. Totoo po ba yun? Hindi. Hindi totoo ang sinasabi niya. Nagsisinungaling lang yung babaeng yan. Why would I lie to my kids? Mga anak, totoo ang sinasabi ko. Homer and I will have a third child. Friendship, hulihin niyo ang babaeng yan. Ano ba? Itiwan niyo ako! Leave me alone! Ipasok mo sa kusina yung mga bata. Tawan niyo ako! Umanda ka sa akin! Ah! Ang kapal ang mukha mo. Bantaan ako sa sarili kong pamamahay. Hindi-hindi mo na ako masisindak, Rosette! Ah! Ano ba? Kung may kailangan mong matakot dito, ikaw yon! Nympha! Nympha, tama na, tama na, tama na, tama na! Homer, nakatakas na naman si Rosette! Kapal mo lang. Walang gagawin sa'yo si Rosette. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Ang usapan, doon tayo sa townhouse magkikita, hindi dito! Doon ba? Oh, I'm sorry. Hindi ko alam. Anong ibig niyo sabihin? May kipagkita talaga kayo kay Rosette? Hon, this is not how I wanted to tell you. Totoo nga. Totoong buntis si Rosette at ikaw yung ama. Guys, pwede niyo muna kami iwan, please. Han naman, sige na. No, humawakan! Han naman! Ate Chriselle,
Totoo po ba yung sinasabi ni Mami Rosette na magkakaroon na po kami ng kapatid ni Junik? Ewan ko lang si Lynn, ha? Parang hindi niya namang kilala yung nanay ninyo. Eh, daig pa niya si Pinocchio kung makapagsinungaling siya. Not this time. I'm telling the truth. Kahit itanong niyo pa ang Tita Trina niyo. She's right. Magkakababy na uli sila ng dati niyo. Kailan mo bang alam na munti si Rosette? Mga ilang araw na. At tinago mo yun sa akin ng ganong katagal? Hindi, Han. Sasabihin ko naman talaga sa'yo eh. Pero bigla mong nalaman na may endometriosis ka, di ba? And you were so devastated about it. Ang insensitive ko naman kung sasabihin ko na buntis si Rosette. At anong pinagmukha mo akong tanga? Nagsinungaling ka sa akin? But it doesn't mean na babalik ang lahat sa dati. Kaya ikaw, huwag kang magkakamaling magrinarinahan dito. Dahil sa mga mata namin, isa ka pa ring kriminal. I don't expect na mapapatawad niyo ko sa mga ginawa ko. Even I can't forgive myself for destroying my family. Pero isa lang ang ipapakiusap ko sa inyo. Sana tanggapin niyo ang batang dinadala ko. Ayoko po! Junik, don't say that. Kapatid mo pa rin to. Pareho ang dugong dumaloy sa katawan niya at sa dugo mo. The baby is a Saavedra, just as you are. Was never my intention. Sasabihin ko talaga sa'yo lahat, pero gusto ko lang siguraduhin na okay ang lahat sa side mo at sa side ni Rosette. Look, nagda-draft ako ng kontrata ngayon para siguraduhin na kahit inuurong ko ng demanda sa kanya, hindi na tayo pwedeng guluhin ulit. Nang hindi mo man lang ako kinonsulta, ha? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na mag-desisyon ka na mag-isa, ha? Bakit ikaw lang ba yung sinakta ni Rosette? Paano naman yung ginawa niya sa tiyahin ko? Actually, alam na Ninay din ang tungkol dito. At naiintindihan niya para sa batang ginagawa ko. So ano pang kailangan kong marinig? Eh nakuha mo naman na pala lahat ng basbas nila eh. Hindi mo na kailangan ang opinion ko. Nymphata. Buntis na naman si Rosette, nakatatlo na siya kay Sir Homer, tapos ikaw, itlog pa rin! Ano ka ba? Hindi ka nakakatulong. Eh bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, no? Alam mo, friendship, kung ako sa'yo, pakasal ka na kaya talaga kay Sir Homer, kahit civil lang, no? Parang kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, edi, may manganahin ka pa rin. Mukha kang pera, alam mo? Practical lang ako. Pwede ba, huwag na kayo magtalo? Sel, hindi ako magpapakasal kay Homer para sa pera. Hindi rin naman kasi yun ang punto ko. Ang punto ko, magkaroon ka ng legal na karapatan kay Sir Homer. Pumayag ka naman, ikasal sa kanya dati ah. Dati yun, nung hindi pa nangyayari lahat ng to. Beshi, anong ibig sabihin yan? Nagbago na ba yung pagtingin mo kay Homer? Eh, hindi niya naman yung kasalanan na mabuntis si Rosette. Ano bang mali niya yung ka-chorva chenis niya, si Rosette na pala? Oo nga naman, friendship, biktima lang din si Sir Homer. Si Rosette naman talaga yung may kasalanan dun eh. Hindi nga po pwede sinyo manigarilyo. Pampababa lang ng kinain ko.
Bawal nga po sa nagbubundis ang naninigarilyo. Isang stick lang naman. You know what? Nung pinagbubuntis ko si Junik, hindi naman talaga ako nag-quit. And wala namang abnormalities yung anak ko. So pwede ba? Hayaan mo na ako mag-yosi! Sige na, Tanya. Umalis ka na. Ako nang bahala sa babaeng to. Well, well, well. Look what the cat dragged in. The poor, pathetic, and unfortunately, not pregnant partner of my baby daddy. Do you love my new face? Ang ganda, di ba? Si Homer ang pumili nito. He just simply wants the best for her baby. Nakakaawa naman yung magiging baby mo. Alam naman nating lahat na ginagamit mo lang yan para mahalin ka ni Homer. Bakit ikaw? Hindi ba ginamit mo lang din yung mga anak ko para makalapit ka kay Homer? Kinuha mo rin naman ang loob nina Junik at Celine para ikaw ang piliin ng asawa ko. Dating asawa, matagal ka nang hiniwalayan ni Homer. At yung kasal na sinulot mo sa akin, ako, wala nang bisa yung seremonyang yun. I no longer care about weddings. Couples will separate. Marriages can be annulled. But children? Children last a lifetime. Hanggat nandyan sina Celine, Junik, and my unborn child, hinding-hinding mawawala ang connection ko kay Homer. Kung ano man yung connection mo kay Homer ngayon, hanggang dyan na lang yan. Watch me, Nympha. Homer is mine, and mine only. Kayang-kaya kong agawin ang buo si Homer, even if it's the last thing I do. Wes, galingan mo. Dahil sinisigurado ko sa'yo, hanggat humihinga ako, hinding-hindi mo makukuha yung lalaking mahal ko. Ilang beses mo na ba akong sinubukang patayin? At tinan mo, nandito pa rin ako. At bakit? Ilang beses mo na rin naman akong sinubukang ipakulong, di ba? Look! I'm still here! Buhay na buhay. At may plus one pang buhay.